Ayan mga kahabis, welcome back sa aking mix channel. So ipapakita ko kayo sa inyo yung aking mga pang night dive na spear gun. Tatlong klase yung aking pang night dive. So ang una, ito yung aking pang night dive. Ang sukat niya eh 50 cm lang ito. Meron lang siyang flat na rubber. So, isang shark fin lang, isang goma. Kasi tutukan lang naman, pero ito may tamsi rin siya. Kumakawala. Yan. Ito yung kumakawala na pang night dive ko. Same trigger silang tatlo, pare-paras lang ang trigger nila. Wag kinatasa lang, madali lang naman ikasa to. Sana ko madali. Ayan. Ayan. Yung trigger niya eh yung binabaluktot lang na bakal. Alambre. Pero aserado yung asipan niya. Trigger. Try natin. Tanggalin mo natin itong kanyang kasa. Kuko. Meron pala siyang sima kung tawagin namin dito. Yung flapper niya. Meron din siyang flapper. Try natin sa buko. Kumakas. So ayun. Kung tilapia lang naman ako, kaya maliit lang na isda, kayang-kaya nito hanggang 1 kilo. Meron siyang ito, tube. Try or seven natin ang isa. Ito naman yung isa, easy reload, pang tutukan lang. Pag papanayin mo, ganyan lang distansya ng isda. Ayan, wala siyang flapper. Tapos, ang pagkakasa ay simple lang ang pagkakasa nito. Dito lang ang hawak. Sakit mo lang dun sa may kanyang trigger. Binalibaluktot lang tong kanyang shafting. Ayan. Kakabalo-baloktot. Ipakita natin yung pagkakabaloktot. Ito, ganito. Kanyang pagkakabaloktot. Kung gusto nyong palakasan yung rubber, pwede lang palaksan to. Pero okay na to sa akin. Contento na ako sa lakas nitong rubber na to. Yun. Makakon na rin to, malakas na rin. So ayun, ang next natin ay yung panto, ang tawag ko dito is easy reload. Pero mas easy reload na naman tong isa. Eto. Ito yung palagi kong ginagamit kasi napakadali lang gamitin. Sobra. Hihilain mo lang dito. Naka-load na siya. As simple as that. Meron siyang tatlong rubber. 8mm yung shafting. Tapos meron siyang dalawang ito. Dito. Fork. Tinalian ko lang ng tamsi. Para pag kukunin mo sa loob, pwede mo lang tanggalin to. Cut mo lang yan. As yun. Mahihila mo na to. Kaya di ko siya wine-welding. Kira natin. Masyadong malayo.
Kailan talaga yung malapit lang siya. Yan lang. Pagkakayan, wala nang kawala yung isda yan kasi dalawa yung kanyang talim. At gabi-gabi, namana kami. Ito yung gamit ko. Papakita ko sa inyo yung huli namin. Nasa 7 kilos, dalawa kami. Ito yung gamit ko. Buksan natin to. Tignan natin, ipapakita ko sa inyo yung loob. Tapos tanggalin natin dito. Ikakat natin para makita yung loob nya. Ipapakita ko sa inyo yung pinakaloob. Ay, yung pinakaloob. Yung kwan nitong shafting na to. Tapos tanggalin natin yung trigger para makita yung paano gumagana. Ayun. Ito. Ganito yung kanyang style. Nandiyan siyang gitla dito para sa trigger. Tanggalin naman natin to kanyang trigger. Ayun, ganito yung kanyang trigger. Yung loob, hindi makita, madilim, itim. Kanyang trigger. Sakto rin yan dito. Pag hinila mo, gumagana. Ayan, oh. Na ganyan yan. Hihilain mo lang siya. Pagkahila, pak! Ayun. Okay na. Siya nakawala. Kalabit. Ganun lang mga kahabis kung paano yung function nitong trigger. Kung saan na yan tumataas. Hindi ko na may pakita yung loob. Wala may makita yung loob. Madilim. Ganyan. Ang cut nito, ang uka nito, yan, hanggang dito. Tapos yung butas niya is straight lang. Kaka-straight lang to. Balikan natin. So ayun mga kahabis, iayusin ko pa ito, ibabalik ko ulit yung pagkakatali ng mga rubber. Saka nito, ibabalik ko na lang yung pagkakatali. Sana nagustuhan nyo. Yung tutorial po, ilalagay ko na lang yung sa link sa mga bago pa sa aking channel. Ay yung mga link ng paggawa ko nito, pero saka nito. Pero ito ibang design, pero ganito yung mga shafting nung nakasalagay sa tutorial. So ayun, maraming salamat sa panonood and God bless and ingat palagi.